afternoon, nandito na naman tayo para makapag-share. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit kailangan natin mag-share. But as I have said, as a social worker and educator, we have to bring out the best for people. Mag-umpisa tayo kung ano ang buhay. What is life is? Marami sa atin ang nagtatanong, nagtataka, ano nga ba talaga ang buhay? Marami ang hindi nakakaroon ng tugma sa mga tanong dahil napakahirap po ang sagutin kung hindi po natin maintindihan ang ating buhay. And as a start, we need to understand what is life is. Ano bang buhay? So, a life is a breath given by the Lord. Regalo ito ng Panginoon. Hindi pa tayo pinanganak, we are already chosen to live as one. Many people, either Chinese, Japanese, Americans, or whatever, kung anong lahi sila. Pero nandito tayo, binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. At siya lang ang may karapatan kung kukunin na niya tayo o bigyan pa rin niya tayo ng extended life. So, life natin ngayon sa COVID, we need to trust God. We need to have faith dahil siya lang naman ang nagbigay sa atin ng buhay. And ika nga, life is not that easy. Life is a struggle. And we know that God is the start, and we know that we should also know that God is the source. Sa buhay, bakit nga ba tayo pinanganak? Ano bang purpose natin para mabuhay? Sino ba tayo? Yung iba, ang purpose nila, magkaroon ng layunin. Ang layunin, yumaman, maging maganda, good servant naman sa ibang tao. So marami tayong pangarap, dreams, ika nga. Marami tayong ambitions. Pero paano natin maabot ang lahat ng mga ito kung hindi tayo mag-start sa umpisa? Kailangan kilala natin ang ating mga sarili, ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa kapwa. Pero ika nga, kailangan natin maintindihan ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Marami sa atin ang naabot na yung pangarap, yumaman na. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila masaya? Ito na po, marami pong kasagutan sa ating sharing. So, sa ating buhay, hindi ma-reveal ang ating layunin sa mundong ito hanggang wala rin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi siya po ang source. Siya po ang nagbibigay. Kaya, bakit kaya napakaraming pagsubok? Napakaraming trials? Ano ang dahilan kung bakit tayo minsan natetes? Ang kalaban, ang demonyo, marami ring ways para tayo ay masaktan, maging malungkot. So, kung tayo ay mahina in terms of personality, in terms of self is concerned, dito tayo bibigay. Madali tayong ma-depress, madali tayong mawala sa landas, madali tayong matukso sa lahat ng bagay. So, dapat alam natin na ang Diyos ang tanging nagbibigay din sa atin ng direksyon para makilala natin ang ating sarili. Marami daw sa atin, maraming tao ang ginagamit lang ang Panginoon to prove that they are good person, mabuting tao. So ang pagiging mabuti ay hindi po instant ang paglago ng isang tao. Ang pagdevelop ng ating sarili po ay hindi po instant. Kailangan po pinag-aaralan, nag-i-invest po tayo hindi lang po sa lapi, hindi lang po panahon, but more of time and dedications and good attitudes para po ma-develop ang ating pagkatao. Ika nga, kung minsan nasasaktan, paano tayo matutong magmahal kung hindi rin natin mahal ang ating sarili? How could we give if we don't have anything inside? So, kailangan po natin maintindihan kung ano yung inner and outer beauty. Ano ba ang inner at outer beauty ng self? So, sa lahat, yung sabi ko nga kanina, marami ang gumagamit sa Panginoon para lang sila po ay maging self-actualized o buong-buo ang kanilang personalidad o nakantam ang kanilang mga pangarap. Marami po sa atin ang talagang dapat lang talaga
na ang ating direction ay ang ating Panginoon. Dahil siya pa rin po ang nagpapahiram ng lahat ng kayamanan natin sa mundong ito, ng lahat ng galing natin sa mundong ito, ng lahat ng intelligence or whatever things that we have here on earth. So kailangan natin ang kanyang leadership. Kailangan natin ang leadership ng ating Panginoon. Nung pinanganak na tayo, nagkaroon na tayo ng kumbaga nakaplano na sa mata ng Diyos kung ano yung mga character, ano yung mga intelligence o yung mga kung anong lahi meron tayo o anong genes meron tayo. Pero ang pagbuo po, ang pagdevelop po, accountability po natin, obligasyon po natin sa sarili ang ayusin ang ating mga buhay. Tayo po ang gumagawa ng desisyon. Binigyan tayo ng Diyos ng talino, pero yung talinong iyon, ginagamit natin. So ang disposition, nasa atin din. Kaya kung minsan bine-blame natin ang ating Panginoon sa ating pagkakamali, pero huwag ka kung minsan, yun nga ang karamihan sa ginagawa ng karamihan, pero hindi yun. Accountable pa rin po tayo sa ating mga disposition, decision. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng talino. So, sa self, ano ba yung self? Paano natin maintindihan ang ating self? Paano natin maintindihan ang tinatawag na sarili? Paano natin mahalin ang ating sarili? Paano nga ba? So, anong meaning ng self? Self means, ito yung ang ating katawan, it's the physical body or soul and mind. So, sa psychology kasi, ang ibig sabihin kasi ng psychology is the study of mind and soul. So, therefore, kung ano yung takbo ng isip mo, ganun din yung takbo ng kaluluwa natin. So, sa soul, it is more of our inner self, inner beauty, our character. That's the meaning of self. Inner body, our body and inner souls, inner self, more of the character. So, marami sa atin ang nagtatanong kung ano ba nga naman ang inner beauty? Ano ba nga ang outer beauty? Karamihan, marami tayong ginagawa para gumanda ang ating body, katawan. Ang daming sabon, pampaputi, ang daming mga shampoos na yan, lotions, pampaganda ng kutis, sabon o ano man dyan. Pero paano? Marami sa atin ang maharap na ma-improve ang ating buhay, ang ating sarili. Pero bibihira po ang nag-i-improve ng inner self, inner beauty. In learning the inner beauty, we go and see to it that it's God's way or it's God's power pa rin. Kailangan pa rin niya yung guidance. Kaya nga pag nagpapray tayo, we use to us in God's will. Dahil po, we know very well that the source of all things, yung talino natin, yung galing natin, yung kayamanan natin ay ang ating Panginoon. So therefore, kailangan natin humingi ng kanyang tulong. Marami ang ginagamit lang ang pangalan ng Panginoon sa kanilang ikabubuti, pero kuminsan kulang din sa relasyon. Kulang po sa pamamaraan na talaga po na kuminsan kakaroon lang sila ng tinatawag na there are some people who are just using the name of God pero hindi po yung bukal o sincere po sa kalooban. So, in learning the self, sabi ko nga, self means our own body and our own mind and soul. Sabi nga, in psychology, we need to learn what is the meaning of mind and soul. So, kung ano yung takbo ng isip mo, ganun din ang takbo ng soul mo. So, ano ang dapat natin gawin para ma-develop? How could we bring out the best of us kung hindi tayo magkaroon ng self-sacrifices? Kailangan natin matuto. Parang grade 1 din, paano tayo natutong magbasa kung hindi natin paghirapan? Ganon din po ang pag-develop sa ating pagkatao, sa ating sarili. Self, we need sacrifices. We need time. We need money. We need many things to invest. Sabi ko nga, in attending seminars like this, kailangan mo munang magbayad. Mababa po ang 3,000, 5,000
para sa 2-day seminar para lang matuto kung paano mag-improve ng self. Pero dito, isang click lang natin, matututo na rin tayo. So, marami din sa atin na ang ating pamamaraan ay shortcut. Hindi po shortcut ang learning sa buhay. Kasi po, kailangan na talaga natin ang mag-invest nga, ika nga, ng panahon, ng hirap din. Parang pagpapaganda, hindi ka rin naman instant na pumuti, kuminsan, kahit, siyempre, example, brownies lang naman ang kulay natin. Kailangan din natin ng maraming ipapahid para lang tayo pumuti. Ganon din po sa pag-develop ng inner self, inner beauty natin. Maraming pamamaraan. So sa buhay, ano bang dahilan? What is the purpose why we need to know this? Why do we need to develop ourselves? Una, dapat natin, lahat tayo pala, I should say na, lahat tayo gusto natin gumanda ang ating pagkatao, ang ating buhay, ang ating sarili, para tayo ay katanggap-tanggap. Tayo, para tayo ay matuturing paano tayo magmahal. Matuturing tayo kung paano mahalin at magmahal. Paano natin maintindihan yung ibang tao kung hindi din natin maintindihan ang ating self. So sa umpisa pa lang, kailangan pag-aralan mo yung dynamic ng self mo para mas maintindihan mo yung damdamin din ng ibang tao. Napakahirap po sa mundong ito kung isho-shortcut lahat natin. Tapos in the long run, pag hindi natin nakantam ang mga bagay-bagay na ito, ano gagawin natin? Dahil sa kapalpakan ng ating disposisyon, nagkakaroon po ng failure. Sinong bine-blame natin? Marami tayong bine-blame. Marami tayong bine-blame. Kung minsan bine-blame pa natin ang Diyos. Kung minsan bine-blame na lang natin ang ating kapamilya na kesyo ganito, kesyo ganito. Pero never, never denial tayo kung na i-blame natin ang ating sarili. And mind you, we are the most accountable sa ating buhay. Yung pinahiram na buhay ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng talino para magdesisyon, magdisposisyon, at gabay na lang ang binibigay sa atin, pero tayo pa rin ang gumagawa. Tayo yung nag-aha. Ika nga, si Satan, hindi niya po nababasa ang ating pag-iisip. He's only God. Pero ang kalaban po, na-o-observe niya ang ating ways. Kaya minsan, kapag tayo ay depressed o nasa kahinaan, dito po nagsasamantala ang temptations. Pero mind you, pag tayo po ay tough, smart sa lahat ng bagay na ito, hindi po tayo basta-basta na lang na ma-influensya ng masama, madali tayo maloko dahil kilala po natin ang ating sarili. Kahit binubuli tayo ng ibang tao, if we know ourselves, we know our character, we know kung sino tayo, hindi ho tayo basta madadown. So learning is a power. Learning is a power. By knowing our own intelligence, kung alam lang natin ang ating sarili, alam natin ang dynamic natin, alam natin kung sino tayo, maging mayaman man o mahirap, karapatan po natin ang umunlad. Umunlad. So ang tanging kayamanan po ay ang ating sarili. Kapag nawala ang ating isip, number one, so kailangan natin bantayan ang ating isip. Example, kung nawala ang ating isip, what will happen? Magiging disorganized na tayo. Mawawala ang memory natin. Hindi natin maiintindihan ang mga bagay-bagay. Yan po ang may importansya po kung bakit kailangan natin makilala ang ating sarili. Hindi po tayo basta-basta na lang i-down ng ibang tao. Kung hindi tayo kilala, meron kasing tinatawag na iba po yung I. I means magkaiba po sa me. Ang I kasi, yung sino ka pagkakilala mo sa sarili mo. Kung yung inner self mo, kung ano ka. Yung me kasi, ito yung mga nade-develop habang tayo ay nakikirelasyon sa ibang tao. It's more of the outer, ang pagkakakilala ng ibang tao sa atin. So, it is very important na kilala mo yung self mo. Kasi pag hindi mo kilala ang self mo, ang mundong ito, napaka... We have a broken world kung saan mapaghusga ang society, mapaghusga ang
ibang tao, kahit pa kung minsan, naging sa kapamilya natin, inuhusgahan tayo. Pero pag kilalang kilala mo ang sarili mo, nobody can put you down. So, ito ba, yung pag-develop mo ba ng sarili mo, gaano ba kahirap? Marami sa atin ang gusto natin umunlad, yumaman, sa shortcut na paraan. Ayan, nagdedepende tayo sa swerte. Swerte. Andiyan yung we gamble, magsugal na lang tayo o magtaya tayo kung ano-ano dyan para lang yumaman, instant. Pero hindi tayo nag-i-improve sa atin pang sariling kaunlaran. Eh, ang tanging kayamanan pala eh, ito pala, tayo mismo. Kaya marami yung sinasabi ko, namatay na lang, hindi po niya nakilala ang sarili. Hindi po niya nakilala ang kanyang kakayahan. Hindi po niya nakilala ang kanyang self, ang kanyang abilidad, capacity. So, ang nangyari, sabi nga namin, napakaya, saan ang lugar na mayaman? Nasaan ang lugar na mayaman? Sabi namin. Mind you, ang lugar na ito ay simenteryo. Kasi po, bakit simenteryo? Kasi po, yung galing ng tao, hindi na-discover, nandun, namatay na lang siya kasama nakalibing ang kanyang talento. So, sino ngayon ang unfair? Ang Diyos, binigyan niya tayo ng talino ng galing. Hindi pa tayo pinanganak. Maging sino tayo, binigyan niya tayo ng kakayahan, abilidad. We just only need to discover. Kailangan lang natin i-discover ang ating self. Pero ilan sa atin ang nakaisip ng ganito? Marami sa atin ang mahilig na lang na ginagaya natin ang ibang tao. Ginagawa natin kung anong ginagawa ni Maria, ni Pedro. Pero hindi po tayo nagka-create, hindi po tayo nag-iisip kung ano yung kakayahan natin, yung kaya natin gawin. Ganun din sa negosyo. Kung ano na lang yung nakita, ginagaya. Kung minsan wala naman sa passion. Example, magtatayo ng restaurant yung kapitbahay natin, magtatayo rin tayo. Hindi naman parehas yung talent natin. Iba yung talent natin sa talent niya. Kaya minsan nagkakaroon po ng kasablayan. Kasi po, hindi po tayo, hindi natin na-discover kung talaga ano ba yung talagang gusto natin. Ano yung business o ano yung kakayahan o abilidad na para sa atin. So, marami ang kumisang alabira ang decision making. Punta dito, gawa dito. Pero marami po tayong kasablayan dahil kumisan mahilig lang po tayo sa gaya-gaya. So, sino ba ang unang magmahal sa atin? We need to love ourselves. Kaya kumisan pag nandyan na yung trials, depressions, nakakalimutan natin ang ating self. Binibigay lahat natin ang ating panahon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, just to please them. Pero, ang tanong, tama ba ito na wala na tayong ginawa kundi i-please ang ibang tao? Pero paano naman yung self natin? Did we please ourselves? So, learning to love ourselves. So, in loving ourselves is the best thing that would happen na dapat magawa natin para matututo rin tayong magmahal. Kasi ang Panginoon eh, kailangan natin mahalin ang ating sarili because our body is the temple of God. So, kailangan natin mahalin ang ating katawan. Hindi po pwedeng sirain o babuyin ang ating katawan because we know very well that this is the temple of God. So, maraming beauty, sabi ko nga, na may dadagdag na maishishare ko dito, we have the what we call 36 aspects of personality and one is appearance. So sa susunod po, pag-uusapan po natin ang different kinds of intelligence muna para mas maintindihan natin ang ating sarili. Sa personality kasi, tatlo ang pundasyon ng personality natin. Una, yung tinatawag natin na intellectual quotient. Talino sa pag-iisip, talino sa talento. And then we have also the emotional quotient, talino sa damdamin.
Dito malalaman natin kung ano ba yung mga damdamin na ito. Andyan yung masaya, malungkot, minsan nag-guilty o anumang feelings yan. And then we have also the what we call character quotient. Ito po yung talino sa ugali. So next meeting po, mapapag-usapan natin ang mga bagay-bagay na ito so that we will be well-versed kung paano natin ayusin ang ating pagkatao. Magandang hapon po sa inyo lahat.